gasgas na, narinig mo na, madalas nang sinasabi sa mga may problema kasi sinaktan sila ng mga taong mahal nila, naiiyak, sobrang lungkot. Feeling nila, nalugi sila sa negosyo at parang walang puhunang bumalik sa mga ininvest nila. Yung linyang, huwag ka mag-alala, makakarma din yun. Kung iisipin mo nga naman, kung hindi siya magbabago, yung nanloko sa'yo. Isang araw, makikita niya at mararamdaman niya ang sakit na binigay niya sa mga sinaktan niya. Tulad mo. Lalo na kapag ito ay pinagpa sa Diyos mo na. Mahal tayo ng Diyos at ayaw niya tayong nasasaktan. Sino ba namang ama o tatay na gustong nasasaktan ng iba ang kanyang anak? Alam ng Diyos kung gaano ito kasakit, kaya ang lagi niyang sinasabi, ibigay mo ang lahat ng worries mo sa akin. And I'll give you rest. Rest means trust. Rest means you don't have to worry. Kasi alam niya ang lahat. Alam niya ang lahat-lahat ng nangyari. Masarap naman talagang marinig kapag nabasa mo o narinig mo ito sa Diyos. At lahat ng bagay na magulo ngayon ay unti-unti niyang aayusin basta tiwala ay nasa Kanya. At kapag dumating ang time na nakuha na niya ang katapat, yung nanloko sa iyo, marirealize niya ang lahat ng ginawa niya sa iyo. Ito ang masakit. Baka ni mag-sorry sa iyo, hindi niya magawa sa sobrang kahihiyan niya sa iyo. Oo, may mga ganito. Sa sobrang na-realize na niya at eksaktong reminder ang nangyari sa kanya sa ginawa niya sa iyo, ayaw niyang magpakita sa iyo. Nagsisisi ba siya? Oo naman, sobra. Baka kahit tingnan ka niya o kausapin ng kaunti, hindi niya magawa. Lahat naman ang ginagawa natin ay may kapalit. Kahit ang pagtulong natin sa mga taong nangangailangan ay may balik din yan. Huwag ka mag-alala, alam ng Diyos yan. Siya ang magbabalik sa iyo niyan, big time pa. Kung nasasaktan ka ngayon, lahat naman ay lilipas, lahat naman ay dadaan. Lahat naman ay may lesson na makukuha dyan. Pero huwag isipin na natutulog ang Diyos. Dahil ang pag-aalaga niya sa atin, hindi napuputol yan kahit kailan. Ama siya, tatay siya, lahat mahal niya, lahat iniingatan niya. Hindi lang ikaw, kasama ang mga mahal mo sa buhay. Kaya kung nasasaktan ka pa rin hanggang ngayon, hayaan siyang magsimula ng healing mo galing sa Kanya. Hayaan siya maniwala sa Kanya. Thanks for watching. Paki-like and share ang video na napanood mo para mas maraming matulungan ng mga kababayan natin, hindi lang dito sa Pilipinas, hanggang sa ibang bansa. And don't forget to like and follow my page, Dennis Antenor Jr. Certified. Thank you and God bless you.